Lindrelay, agent po ng mga iba't ibang agency working abroad. As of now, nandito po ako sa Taiwan. And then, yung unang, ano natin, unang video natin is nandun yung pidos. So, dito sa second video naman natin, andito po yung mga, ano nga ba yung, bukod sa pidos, ano yung pinagdadaanan ng isang applicant pa abroad. Ito yung pag-OOWA training o yung Overseas Welfare Worker Administration training. Programa po ito ng government para maipahatid sa mga kababayan nating Pilipino na bago sila umalis, malaman nila yung konting salita, yung nature ng pupuntahan nila, katulad ng Cyprus, Taiwan, Singapore, Malaysia, UAE, lahat-lahat po ng bansa, lahat po ng aalis na Pilipino, kahit ano po yung ano nila, position, is dadaan po ng OWA. So, napaka-importante yon dahil may bumabaksak po sa OWA. Mga terror yung mga tao dyan. Talaga nagbabaksak sila. So, sa Taiwan, 1 week po yung training nila o 6 days. OWA Mandarin ang kailangan nilang pinag-aaralan. Tapos yung culture nila, yung mga pananamit nila, yung do's and don'ts nila, yun. Tapos sa HK, nasa 3 days. Tapos yung iba naman sa OWA Malaysia, 1 day. Depende po kung saang bansa ka pupunta. Pero ang pinakamatagal talaga is Taiwan, 6 days. 6 days kang iti-terror doon. Naranasan ko yan sa room 2 kay Ma'am Rose ba yun? Rose ba yung pangalan niya? Dilapenya yung apelyido niya eh. So talagang terror, talagang first day pa lang. Nag-isisiiyakan na yung mga classmate mo na kailangan, bawal ang tanga. Unang-una, bawal ang tanga. Bawal ang bingi. Ganun. Ano ba yan? Ang pinaka-importante doon is yung certificate na makukuha mo sa bandang huli. Siyempre, ang OWA, ang agency yung nagbubook doon. Agency ang nagbubook, karapatan nila magbook yon, ibubook nila yung tao nila para makapag-OWA. Then, meron tayong ID. Iba't ibang kulay, iba't ibang section, at iba't ibang professors. Sa OWA, bawal po ang number 1, late. So, kung 7 o'clock ang simula ng OWA nyo, dapat nandun na kayo nakapila ng 6 o'clock. Kasi ako, nung time ko, na-late ako noon. Tapos, di na ako pinapasok. Alam nyo bang, kahaba-haba-haba ng pila niyan para lang hindi sila malate. Minsan nga, madaling araw pa lang nakapila na sila doon. Kasi, hindi sila papapasukin ng gwardiya. Kahit anong gawin mo pag na-late ka. Tapos, bawal din ang absent. Kasi, once na malate ka, it means absent. Balik ka ulit next week. Yung buong session nila, babalikan mo. Ganon din, pag absent ka ng isang araw, buong session nila, babalikan mo. Tapos, ang pinaka, ano dito sa OWA, ang pinaka-importante is memorize. Lalo na sa Mandarin, yung mga pupunta ng Taiwan, pupunta ng Hong Kong, pupunta ng SG, Singapore, yun, kailangan po yung memorize yung, kasi kailangan yung ma-memorize yung letter, ay yung number, kasi sabi nga ng professor namin, more on number sa mga Chinese, mukha silang mga pera. So, kailangan marunong sila sa basic 10 counts ng Mandarin. Tapos, hundreds, pera, yung date, yung oras, dapat kahit papano alam nila. Tapos,
meron dalawang pinaka ano doon, i-memorize mo talaga. Yung introduction ng pangalan mo sa Mandarin, pang second day or third day, i-memorize mo kung paano mo sasabi yung pangalan mo, birthday, edad, may asawa at anak. Yun yung pinaka-basic na malalaman mo sa kanila at ipapamemorize dahil babalik at babalik ka pag hindi mo na-memorize. Yun. Tapos, sa pinaka-last day naman, kahit sa ano ah, kahit saan to meron, lalo na dun sa mga hindi nag-i-English na bansa, katulad ng Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, yan, yung mga yan. Tapos, yung meron conversation, yung pinaka, meron ibibigay sa'yo na conversation by partner-partner kayo. Tapos, imememorize mo yung line mo, and then mag-uusap kayo by Mandarin. Pati yung introduction, Mandarin yun, bawal English doon. O kaya kung anong language, Cantonese man yan, kung Taigi man yan, kung ano yung pag-aaralan nyo noon. Tapos, may conversation, tatlong uri yung conversation noon eh. Unang-unang phone conversation, tapos market conversation, tapos visitor conversation. Tatlo doon, meron pagpipilian sa inyo. Sa Cantonese at saka sa Mandarin, meron yan. Tapos, first day pa lang, bawal na yung tanga. Lalo na sa room 2, napakahigpit niya at saka nagbabaksak talaga siya. Pero hindi lang siya yung nagbabaksak doon. Ang daming room na nagbabaksak doon. Iilan lang yung mababait. As in, sa ano, yung sa seating arrangement pa lang, pag hindi mo narinig, pag hindi ka nag-present, absent ka na. Talagang mapapaiyak ka kasi yun na lang yung hinihintay mo eh. Kumbaga yung last step mo para makuha yung ticket mo at makaalis ng bansa is OWA. Kaya, yung may mga flight details na napapaiyak pag sa OWA sila, bumalik. Bakit? Kasi, mag-OWA ngayon, hindi ka pwedeng mag-OWA next week. Ibubook ka nila another 2 weeks pa pag bumaksak ka. Yun. Tapos, pag yung sapatos doon, dapat naka-shoes ka, closed shoes, dapat nakapantalon ka, bawal yung may butas-butas kasi yung gwardiya doon, papatahi talaga sa'yo yun. O kaya hindi ka niya papapasukin. Tapos, bawal yung sleeveless. And then, dapat kahit papaano may collar. Tapos, magdala kayo ng jacket kasi napakalakas ng aircon nila. Tapos yun, sa isang linggong gagawin nyo, magkukwentuhan ng puro Mandarin. May mga exam, merong ibibigay na ano, booklet. Andoon lahat yung pag-aaralan nyo, nasa booklet na yun. Andoon yung, ano, yung conversation, andoon yung mga numbers, number sa pagbibilang, sa pagbabasa ng oras, ng date, ng pera, andun lahat, itinuturo nila yon. Yun yung mga pinaka-basic at kailangan nyo dito. Lalo na pag bibili kayo ng isang bagay. Yun. Meron din para sa Arabic, sa mga taga-Cyprus, pupunta ng Cyprus, lahat yun meron. Ayun lang, yun yung maiksing ano ko, for pag-OOWA. Sana may napulot kayo kahit papano. And then, ang next topic natin for, kasi sinusulat ko siya. Yung step-by-step process ng pag-a-apply, hindi lang sa Taiwan at sa maraming bansa. No? Yun lang. Salamat. Yan, good afternoon. Ang init dito sa aking kwarto. Hindi nakatapat yung electric fan. So, sobrang init. Ano, good afternoon po. Ano ko lang yung isang Japan works natin na walang training,
no placement fee. Walang Nihongo training, walang placement fee. 2 to 3 months yung process. Pero what I mean is, ang kontrata niya sa Japan is 3 months, minsan 6 months. Ito po yung mga Japan intertainers. So, yung Japan intertainers natin, kailangan po natin ng 22 to 28 years old lang. Hanggang dun lang talaga, Japan intertainers. So, kailangan niya magpasa ng whole body picture, 5. Siyempre, iba't ibang pose na naka-sexy dress. Second, resume. And then, complete yung details dapat ha. Kahit may anak, okay lang. Basta sexy, marunong kumanta, marunong sumayaw. Kahit hindi naman kagandahan, basta may appeal. Diba? Kasi kailangan yun sa Japan entertainers. So, nagre-range yung sahod nila dun is 25,000. Yung regular salary. As in yung sinasahod kada buwan. Iba pa dun yung mga tip or kahit yung mga ano, yung mga bigay-bigay na mga hapon. Kasi sa hapon daw, pag hinawakan ka, pera na yun. Kung saan parte ng katawan mo hawakan, pera na. Kaya hindi sila humahawak kasi ayaw nilang magbitaw ng maraming pera. Maswerte nyo pag nagkaroon kayo ng jowa doon. Yun lang yun. Tapos, yun, free po lahat ng gagastusin. Pero yung mga taga-probinsya na pupunta ng Manila, mag-provide talaga kayo ng pamasahe nyo to Manila. Sa lahat po ng interesado, meron tayong mga araw ng punta or audition. Yung audition po, si Mama Jo, yung ano natin sa Japan, yung manager sa Japan Entertainers, is siya po ang nagpo-provide ng damit, ng sapatos, ng makeup, lahat-lahat. So, ang dadalhin nyo lang, yung sarili nyo, yung mukha nyo, yung birth certificate nyo, at passport. Kung sakaling walang passport, okay pa lang. Basta, kung kayo, papala rin sa pagiging Japan entertainers, ipaprocess na po yun. And then, Ano pa bang kailangan? Yun, tapos habang naghihintay kayo ng mga papeles nyo kung sakaling natanggap kayo, kailangan nyo mag-practice sa office ng sayaw at ng kanta para alam nyo kung ano yung gagawin nyo pagdating nyo ng Japan. May mga beke at saka lalaki din tayong hiring dyan. Pero madalang, halos every week ang Japan entertainers pag babae. Pero pag Japan bouncer and then yung mga beke, by schedule yun. No? Tapos, ano pa bang kailangan sa Japan? Isipin ko lang. Yun, free lahat. Free. Pagdating dun sa Japan, free accommodation eh. At saka free food. Kasi sa, yun nga, entertainer yung trabaho nyo. Tapos, wala na. Yun lang yung kailangan natin. 3 to 6 months process, sinabi ko na ba? Yun lang. Wala namang kaibang babayaran eh. Pag umalis kayo ng Pilipinas. So, yun, sa lahat ng interesado, send your resume at recruitmentteam2019@gmail.com. Madali lang yung process niyan. At saka, ito yung process na walang training na napakahaba, katulad ng mga talagang skilled worker. Sa mga beke, ang kailangan natin, syempre maganda at sexy din. Sa mga lalaki, yung mga pang-artistahin, yung talagang malalaki yung katawan, talagang gwapo, mga dingdong Dantes ang dating. Ganon. Yun.
kung sino ang interested, pasa lang ng 5 pictures, full body, tapos resume. Yun lang. Tapos, i-schedule ka namin para sa for 4 months and audition sa opisina. Diyan lang yan sa may Pasay. Okay? Thank you!